Good morning mga bro, magandang araw sa inyong lahat. Muli, maraming salamat sa Diyos dahil nagkaroon ulit tayo ng pagkakataon para mag-share sa inyo ng mga panibagong tutorials. At ngayon araw mga bro, kung nakikita nyo, meron tayo dito amplifier ng gitara. Ang problema kasi dito mga bro, 110 lang siya. So hindi natin pwedeng isaksak sa 220. At ngayon araw mga bro, ang gagawin natin is papalitan natin siya ng transformer. So gagawin natin siyang 220. So nakakuha ako dun sa mga tambakan ng transformer. Ayan. So tinester ko siya. Pang 220 yung input, tapos may output siyang 12 volts. No. Kaya ito yung ipapalit natin dito sa amplifier na ito mga bro ng gitara. So ayan, bago natin umpisahan, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pakapindot na rin ng notification bell para po lagi kayong updated kung meron tayong mga panibagong videos na i-upload. Ang unang gawin natin dyan mga bro, tanggalin muna natin itong mga tornilyo niya. Ayan. Yung natanggal na. Ayan. So, ito lang mga bro yung laman nito, ano? So, ito yung sinasabi ko sa inyo mga bro. So, 100 volts. So, red, 100 volts. Tapos, sick. Hindi ko alam, 1 sick. Pero sigurado, yan yung output niya. So, 17.5. Ang problema mga bro, yung ating ipapalit is, ano lang siya. Kung hindi ako nagkakamali mga bro, 12 volts lang ito. Hindi ganito kaliliit, ano? Ganito kaliliit na transformer, 12 volts lang. So, ito malaki. Pero gagana rin naman yan. Ang problema lang, hindi na siya kagaya ng dati na kung malakas, hihina lang siya, ano? So, temporary, ito muna yung ikakabit natin para magamit lang yung amplifier na ito. Kasi mahirap nga bro, wala tayong EBR, no? Wala tayong 110 volts. So, pwede naman tayo gumawa niyan. Ang gagawin ko dito mga bro, yung red, yan yung 220 input, tapos yung green yan naman yung output. So ikakat ko na lang siguro ito para dito ako magdugtong. Ayan, kasi kung mapapansin nyo, maghihinang pa tayo dito. Susundan pa natin yan. Okay mga bro, so ang gagawin ko, sabi ko sa inyo, ikakat na natin tong kulay red. Ayan. Pati tong kulay green. Or tatanggalin muna natin para... So yan, sumali na tanggal na natin. So ikakat ko lang itong mga bro kulay green, ano. Yan. Ito na. So wala na, di na papakinabangan to. Kasi wala naman kwenta itong mga bro eh. No, buti nga sa Japan tayo, ano. One tin lang dun yung mga ginagamit nila eh. Dito naman sa atin kasi 220. Tapos, ang gamit natin, ito yung ating transformer. Yan. Ang problema nito, hindi kasi yung ano mga bro, no? Pero okay lang yan, kahit isa lang yung gamitin natin, walang problema yan. Isa lang yung i-screw natin. Bago natin i-screw ito, so ihinang na muna natin to. So babalatan ko lang to. So, ang gagawin natin dito mga bro, no? Yung pula, yan yung input. So, 220 yan. Dito natin ikakabit sa kulay pula. Tapos, dito sa dalawa, ayan, ihinang natin dyan yung kulay green. So, ito naman yung output na 12 volts. AC pa rin yan, mga bro. Doon sa mga nagtatanong kung AC pa yan, meron kasi nagtanong sa akin dati, medyo matagal na eh. Sana mapanood niya pa to. AC, alternating current yung papasok. Paglabas niya dyan, kasi hindi pa siya dumaan ng mga electronic device kagaya ng capacitor or diode. So, AC pa rin siya mga bro. No.
Kaya kung may papansin nyo, merong apat dito yan na diode. Oh. Ayan. So, pag lumabas sila dyan, ah, hindi nyo kita eh. Oh. Pag lumabas sila dyan, saka lang siya magiging DC. So, okay, kabit na natin. Basic na basic lang ito mga bro. Okay mga bro, so ang gawin natin, so, ilalagay na natin ito mga bro, ikakabit natin siya dito sa stack. Kasi yung isa nito mga bro, ang labo. Yung isa nito galing ng fuse, yung isa rekta na ito galing ng fuse yan. Oh. Yan. Di ba? Kung mapapansin nyo, ito yung cord, yung plug. Yung isa papunta ng switch, yung isa papunta ng fuse. So, kabit na natin. So, lagyan natin ng shrinkable tube mga bro para hindi na tayo mag-tape. Yan. So, kuha lang tayo ng isang malapit na tagahinang mga bro para tayo maghawak nito, no? Banat, men! Huwag tayo mapaso. Tunay na. Tapos isa pa. Kita nyo ba mga bro? Labo eh. Malayo eh. Ayun lang. So ayan mga bro. Okay na yan. Ha? Silapit natin para makita nyo. Ayun o. Yan. So inikamit na natin yung dalawa. So tunay na yan. Nakita ko ng tagumpay natin. Tapos shrinkable tube natin yan mga bro. Para tunay pa. So yan. Okay na. Yan. So dito naman tayo mga bro. Okay mga bro, kung nakakita nyo, subali na ikabit na natin yung output nyo, ano? 12 volts siya, subali 17.5, ngayon 12 volts na lang, kaya medyo hihina yung ating amplifier. Tapos, yung AC, yan. So, naikabit na natin mga bro, bali babalik na natin siya. Pero ito, turnilyo muna natin siya dito para hindi siya makawala, no? Yan, so pwede na natin itry muna. Ayan yung power nyo, yung indicator na naka-on, so saksak lang. Pasmado na, hindi na tayo marunong maghinang mga bro eh. Ayan. So, iwan ko lang. Ayan. Di ba? Sumilaw na yung indicator natin. So, ngayon, ibabalik ko na ito mga bro. Tapos, lilinisan ko muna yan. So, mamaya, itatry natin. So, hindi ko na ipapakita sa inyo mga bro. Hindi na ako gagawa ng tutorial kung paano ibalik yan. So, ang tutorial natin dito pala mga bro ay hindi pag ano, amplifier. Ano? Kung meron kayong mga gadget na 110 volts, 100 volts, or 150 volts, 140, kadalasan 110. So, pwede nyong gawin 220 yan. So, magpapalit lang kayo ng transformer. So, yun lang yung gagawin nyo. Okay, mga bro? So, ibalik na natin yan. Ngayon naman mga bro, kung mapapansin nyo na ibalik na natin siya sa dati. So, susubukan natin kung gumagana pa rin ano. Ayan, so nakasaksak na. Tapos, ito yung indicator nya. Oop, ayan. Diba? Kita nyo ba? Maliwanag eh. Ayan o. So mga bro, patay. Ayan, patay. Buhay. So, ngayon naman mga bro, subukan natin sa gitara talaga ano. Ayan lang natin to. Ayan. In fairness, maingay siya. Diba? Hindi nyo ba mga bro?
nakalapit sa inyo. Grounded na ito. Ito rock yan. Duro yun eh. Nakita niyo, okay na okay yung ginawa natin. Pinalita natin ang transformer na 220, output 12 volts. So, hanggang dito lang ang video natin mga bro. Maraming maraming salamat sa panonood at sana nakatulong sa inyo yung video natin ngayon araw.